Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit dito sa channel ko. I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Dobleng ingat lang po tayo ulit dahil tumataas na naman yung bilang ng mga kaso ng tinatamaan ng COVID sa Pilipinas. Matapos kang masibak si Marichu Mauro, yung ex-Philippine Ambassador to Brazil natin, at kalakip ng kanyang pagkakasibak ay yung pagkakatanggal ng kanyang mga retirement benefits. At dahil nga dito, nasabi ni Marichu Mauro na iaapilan niya yung kanyang kaso sa korte dahil ayon nga sa kanya ay hindi siya napakinggan o hindi dumaan sa due process yung ginawang investigation ng hearing panel. Kumbaga, kinu-question niya yung naging desisyon ng hearing panel na sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. So sa press briefing kanina ni Secretary Harry Roque, natanong siya tungkol dito sa kaso ni Marichu Mauro at yung tungkol sa naging desisyon dito. So mapapanood natin ngayon yan dito sa video kung ano ang masasabi ni Secretary Harry Roque. Sa mga bago pa lang na naligaw dito sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel at huwag niyo rin kalimutang i-tap yung notification bell, pati na yung all para every time na meron akong mga bagong videos na ina-upload dito sa channel ko, makakatanggap kayo ng notification. Secretary, magandang hapon po. Secretary Roque, my question is about the case of Ambassador Mauro. She granted interview to the media recently and she said that she was not able to undergo due process and that the decision of the president is a result of pressure from some politicians because of public outcry. Ano po yung masasabi ninyo dito? Is this true? Naku, kung makikita niyo naman po yung tape, nakita natin lahat ang mga pangyayari. No? So I think Ambassador Mauro, the best option is just quietly vanish into the night. No? Napakahirap pong sabihin na wala siyang pananagutan dahil meron po tayong physical evidence. No? Wag na po natin ungkatin yan, no? Dahil malinaw na malinaw po ang mga nakita natin sa pamamagitan po ng teknolohiya. Mm-hmm. And Secretary, another thing, Ambassador Mauro asks Malacanang to reinvestigate her case and consider the evidences. Pwede po bang mangyari na buksan uli yung investigation sa kanya? Will the President consider this? And if ever, ano po yung mga possible basis to reopen the investigation? Alam nyo, si Ms. Mauro was removed as ambassador. So let us not give her the title of ambassador. No? So ex-ambassador Mauro, she can of course move for reconsideration or appeal. Pero napakahirap po, hindi ko alam kung ano pang reconsideration ang gagawin niya because the decision was rendered by the president himself. No? So pwede po siya mag-reconsider sa office of the president, pero napakahirap po kasi to argue with a video of what transpired. At siyempre po, siya po ay mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya po talagang we cannot compromise as far as conduct of our highest officials are concerned, lalong-lalo na yung mga alter egos ng ating president sa iba't ibang parte ng daigdig. So definitely, Secretary, ex-Ambassador Mauro will not be welcome in this administration anymore to hold any government office. Not just in administration, till kingdom come po. Yun po yung kanyang parusa. So kung maalala nga natin, sinasabi ni Marichu Mauro na para sa kanya ay hindi siya nabigyan ng due process bago lumabas yung desisyon na sibakin siya sa kanyang pwesto at wala siyang makukuhang retirement benefits. Kumbaga, ayon sa kanya, yung naging desisyon ay produkto ng pressure ng ibang mga politiko para ibigay yung ganung kalupit na desisyon sa kanya. At syempre, kasama na rin dito yung pressure dahil hindi talaga nagustuhan ng mga tao yung kanyang ginawa sa kanyang kasambahay. So nung tinanong si Harry Roque tungkol dito sa planong pag-aapila ni Marichu Mauro sa naging desisyon sa kanyang kaso, ang sagot ni Secretary Harry Roque ay mas makabubuti daw kay Marichu Mauro to quietly vanish into the night. Ibig sabihin nito ay sana tanggapin na ni Marichu Mauro kung ano yung naging desisyon
nang hindi na nagpo-protesta pa. Dahil nga kitang-kita naman daw dun sa video bilang isang physical evidence yung kanyang pananakit sa kanyang kasambahay. And sabi nga nila, videos don't lie. At alam naman din talaga natin na kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya na pwedeng i-justify pa kung ano yung napanood natin dun mismo sa video. Ngayon, ang pinaglalaban kasi dito ni Maricho Mauro ay imbestigahan ulit yung kanyang kaso dahil ayon nga sa kanya ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon para marinig yung kanyang side. At naniniwala rin siya na hindi man lang daw ni-review yung mga depensa na isinambit nila sa hearing panel. Ang kaso dito sa request niya na i-review at i-reopen yung kanyang kaso, ang sabi dito ni Secretary Harry Roque ay mahirap na itong mangyari dahil nga sinang-ayunan na ni Pangulong Duterte yung naging desisyon ng hearing panel. At isa pa ay napakaklaro kasi na nakunan ng video yung kanyang pananakit sa kanyang kasambahay. Yun talagang pinakamahirap kung paano niya ito i-justify o kung paano niya ito ipaliwanag. Tapos bilang isang ambassador, yung mga opisina kasi ng mga ambassadors natin sa iba't ibang panig ng mundo ay tinuturing itong extension ng Philippine Territory. Kumbaga, ayon pa nga kay Secretary Harry Roque, itong mga ambassadors natin ang nagsisilbing mukha ng mga Pilipino sa kung saang bansa sila naka-assign. At nagiging kahiya-hiya ito, lalo na sa isang tao na may mataas na posisyon sa ating gobyerno na nakita ng buong mundo kung paano niya sinasaktan yung kanyang kasambahay. Kasi nga sabi rin ni Secretary Harry Roque, si Maricho Mauro nung panahon na yun bilang ambassador ay alter ego ng ating Pangulo. Nire-represent niya rin si Pangulong Duterte dun sa Brazil. At talagang nakakasira ng imahe, hindi lang ni Pangulong Duterte kundi ng buong Pilipinas, yung nakitang pananakit na ginawa niya. At inulit din dito ni Secretary Harry Roque na hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte na kung saan ay si Maricho Mauro ay hindi na pwedeng magtrabaho sa ating gobyerno. Kung hindi, ang sabi ni Secretary Harry Roque, ito ay until kingdom come. Ibig sabihin ito ay forever. So kahit sino pang bagong administrasyon ang uupo, hinding-hindi na pwedeng magtrabaho ulit o makakabalik si Maricho Mauro para magtrabaho sa ating gobyerno. Mapapansin din natin dun sa reaksyon ni Secretary Harry Roque na kahit siya mismo ay talagang hindi natuwa dun sa ginawa ni Maricho Mauro sa kanyang kasambahay. Yung retirement benefits kasi talaga dito yung hinahabol ni Maricho Mauro dahil ayon nga sa kanya ay wala naman itong kinalaman dun sa video. Kung hindi, itong kanyang retirement benefits ay naipon ng matagal na panahon na paninilbihan niya sa Foreign Service. Pero bilang isang government official, the state has every right to forfeit itong retirement benefits niya na ito sa tingin ko dahil nga matindi talaga yung ginawa niya. Kung hindi sana siya isang ambassador o isang tao na may mataas na katungkulan sa ating gobyerno, ay baka hindi din ganun kalupit sana yung magiging parusa niya. Pero dahil dun sa posisyon niya bilang isang representative ng bansa natin sa ibang bansa, ay talagang nasampulan siya ng lupit ng ating batas. Mahihirapan na rin talaga siya kahit iapila pa niya ito dahil nga nakapag-desisyon na rin ang ating Pangulo. Kasi kung titingnan din talaga naman natin, no amount of explanation ang pwede niyang gawin para ipaliwanag kung bakit niya sinasaktan ng paulit-ulit yung kanyang kasambahay. At tama rin si Maricho Mauro dun sa sinabi niya sa kanyang interview na parang ginawa siyang halimbawa para hindi siya tularan. Malas lang talaga niya dahil recorded yung lahat ng pananakit na ginawa niya dun sa kanyang kasambahay. At dahil nga dun sa kanyang ginawa ay nabaliwala lahat yung kanyang naipong mga taon na 26 years bilang paninilbihan sa Foreign Service. At kahit pasabihin ng ibang mga supporters niya na naging mahusay na ambassador si Maricho Mauro ay nawala lahat ng ito. At hindi siya nakakuha ng simpatya sa karamihan ng mga tao. Lalo pat yung sinaktan niya ng pisikal ay isang tao na higit na mas maliit sa kanya sa estado ng buhay. So ayun nga, narinig natin na galing mismo kay Secretary Harry Roque bilang spokesperson ng Malacanang na para nga sa kanya kahit iapila pa ito ni Maricho Mauro sa korte. Sa palagay niya ay hindi na rin talaga mababago yung naging desisyon ng hearing panel na sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. So yun lang mga kaibigan, ang leksyon na makukuha natin dito ay dapat pantay-pantay yung turing natin sa kahit sinong tao. Malaki man siya o maliit sa ating paningin, ay dapat pantay-pantay ang ating pagkikipagkapwa-tao. Once again, salamat sa panunood at doble ingat mga kababayan para maiwasan nating makuha itong perwisyong virus na ito. Ingat po kayo lagi and God bless.